Hello mga guys, bali ang next po na gagawin natin ay ano, gagawa tayo ng pneumatic clamp para dito. Kasi kung nakapapansin nyo po, yan, pinakating siya pa isa-isa, isa-isa lang po. So ngayon gagawa tayo ng pneumatic clamp dito. Dito tayo maglalagay ng base sa taas, ganyan, hanggang doon. Tapos, lalagay tayo ng cylinder dito banda. Yan. Tapos, yung purpose ng pneumatic clamp, pwede siyang lagyan ng kahit na 5 piraso o kaya 6 na piraso. Depende sa gusto mo. Tapos, yung cylinder, ika-clamp niya yung, ano, yung 6 na piraso para pagka inipit nitong clamp na ito, hindi siya gagalaw pataas. So, abangan po natin. Yan guys, prepare natin yung mga materials na gagamitin. Ito ay 8mm na ano, pneumatic hose. Tapos ito ngayon yung main plate. Ito yung base plates. At ito naman yung ano, holding base. So yan, ngayon ito ngayon ay kailangan natin ng dalawang flow control valve. Ito ay flow control at isang switch at tatlong 8mm na fittings, PU fittings. Then meron tayo ritong solenoid valve na 24 volts, kasi yung machine po natin ay 24 volts yung may makukuha ng tayong supply ng 24 volts sa machine natin. So ito ang binili ko, 24 volt AC. Yan. Then pneumatic cylinder, yan po yung pneumatic cylinder nya. Okay guys, abangan natin kung paano ang assembly nito at gaano ka-efficient ang trabaho kapag nagawa itong clamp na ito. Yan guys, ito, bali itong cylinder na ito, ipipix natin dito. So, yan, lalagay natin dito. Lalagbubutasan natin ito ngayon. Ngayon, ang kailangan natin dyan ay hanapin ngayon yung sentro. Paano natin masisentro yung butas. So, basically, ganito po ako magano, magkuha ng sentro. Para hindi sukat na sukat. May caliper tayo, pwede tayong gumamit ng caliper, pero ito ang pinakamadaling idea. Yan. So, yan. I-ano natin ngayon yung ano, lagyan natin ang lapis para madaling makita. Ayan. So, kitang-kita na po yung butas. Ayan. Ganyan po. So, dahil hindi naman po masilan yung butas na yan, pwede mo na siyang kuhanin yung ano, yung gitna. Ayan. Yung gitna niya, pinaka-gitna niya. Yan. Tapos, ito ngayong tabing ito, tatabasin natin. Paano tatabasin? Para hindi na tayo gumalaw. Ganito lang siya. Madali pong tabasin na hindi mo na kailangan alisin pa. Para ka lang pong ano, yung mga nakakaalam ng ganito, yung mga nagkakabit ng gasket, yung mga gasket maker, kung tawagin yung gasket paper na ginagawa sa mga cylinder, ito po yung ganito ang paggawa. Yan. So,
ito po ngayon, kuha natin yung sintro, kuhanin din natin yung gitna. Nakalimutan natin kuhanin yung gitna. Kasi bali yung gitna po nito ay bubutasan din natin. So tatansyahin na lang natin. Yan. Yan yung pinakagitna niya. So bali ito, ang nangyayari, tanggalin na natin ngayon dahil na ano na, natin. Yan. Tatanggalin natin siya. So ito na mga guys. So bali yung sinukat ko po sa ano, sa machine, ito po yung pinaka dapat tatamaan ng gitna. So ilalagay lang po natin yan dyan. Yan. Lagay natin. Can you help me to bring the puncher? Puncher. So ilalagay po natin dito sa gitna. Yan. Tapos help me to press on, ha? Okay? Tapos, ito po ay papansyaran natin. Ayan. Tapos, dito naman siya. Pansyaran natin. Ayan. Tapos, dito. Then, doon din. Pansyaran natin ito. Ganun din po yan. So, yan mga guys. Yan. Ang mangyayari, bubutasan natin ngayon ito. Ididrill natin ngayon. So, butasan na natin ngayon. Yan mga guys. Dali. Ito ngayon mga guys. Yan. Bali itong butas na ito, bubutasan natin yan ng malaki. Pero sa ngayon, kailangan muna natin tingnan yung ano, yung pinakapwesto niya. Kasi yung malaki, bali dito po siya susuot. Ganito kalaki siya. So padadaanin natin sa lathe machine para ano, maano siya, mapalakihan yung butas. So ito po yung gagawin natin. Yan. Can you give me another sambot? Yes, that one. Subukan natin mga guys, ha, kung papasok sa ano, sa sinukat natin. Hope so papasok po siya dahil so hindi natin guys kailangan ng ano, ng madaming kuskus balungos pagdating sa magsukat ng caliper, magano pa, gagamit pa ng micrometer. So dito po kapag ganun ang ginawa natin guys, madali lang siyang isuot. Oh, saktong-sakto guys yung butas. Bali nakakabit na siya guys. Yan, oh. So saktong-sakto. Ganun lang guys yung technique ng ano, kahit sa pagmemekaniko guys, yung paggugupit ng mga gasket, yung mga paper gasket maker, yan. Ganito po yung ginagawa natin para saktong-sakto at lapat na lapat yung ano, yung gasket. So yan po guys, isang technique po na para madali
at saktong technique niya. Ganyan guys ha. Okay guys, abangan natin yung susunod. Thank you.
Yan po. Tapos gagawa tayo ng ano ngayon, ng base dito. Yung clamp, pinaka-clamp niya, siya ang mag-iipit doon. Ito sa ano, para pag hinigpitan nitong clamp na to, hindi ito umangat. Hindi siya gagalaw kapag may clamp sa ibabaw. So yun po ang purpose niyan, para mapadali yung pag-cutting, hindi yung paisa-isa. Saan yung mga table? Thank you.
where is the other 40? Yan mga guys, ikinunik na natin yung cable nung ano, nung solenoid valve. Itong capacity ay ano po nito, ay 24 volts yung solenoid valve dito po. Yan, kinabit natin, dinaan natin sa dito, sa ilalim, tapos pinasok natin sa loob, sa loob ng machine. Inilabas muna natin yung mga ano, yung hydraulic pump. Tapos itong cooling tank. Yan, bali idinaan po natin dito sa baba. Yan. So, itong cable nito papasok dito ngayon dito sa pagitan, tapos lalabas dito sa isang nito. Dito. So ngayon ikakabit natin siya ngayon dito sa switch na ito at kukuha tayo ng supply na dito ngayon yung ano, yung line na 24 positive, ano 24 volts at ito yung 0. Ito yung 0 tayo kukuha. So dalawang wire lang, madali lang po siya. Yan kasi totally dito po sana tayo kukuha. Kaya lang hanggang ngayon hindi pa natin nalalagyan ng ano, pag-aaralan pa kung aaproban nila lagyan ng automatic feeder. Yung ano, kasi ito, kompleto na po ito. Meron din pong supply dito ng 24 volts. Yan. Ito po yung frequency inverter nya. Bago lang din po yan. Bali, kasi setup ko lang. Pinalitan ko yung frequency inverter kasi nasira na. So, mga guys, abangan po natin kung gagana ito. Yan, mga guys, naikabit na natin. Bali dito kumuha yung ano, yung 24 line. At dito naman kinuha ko yung ano, yung 0. So ito siya ngayon. Ito yung 0. At ito naman yung line. Ito. 24 volts. So pumunta po siya dun sa switch. Tapos susubukan natin na i-ano panda rin, buhay natin to. Okay, now ito po. Yan, so ganyan po siya. Yan guys, gawa muna tayo ng ano, ng shaft para sa stopper. Kailangan ng mahabang stopper para makating ng maayos yung ano, yung materials. Yan guys, maglalagay tayo ngayon ng ano, ng gagawa tayo ng ano, stopper. Stopper nung kakatingin. Kasi yung stopper niya ito, dati, ito yung stopper niya. Pang single lang siya. So gagawa tayo ngayon ng ano, ng stopper na para dito na pang maramihan siya. So ganito ang
Okay, you tight it? Okay. Tight, good. Okay. So ito. Bali, yung mangyayari, lalagyan natin dito ng plate na nagaganong siya. Tapos ito, lalagyan natin ng butas dito at tornilyo para nakapik siya dito sa arm. So it ang gumagalaw yung plate lang para hindi siya nauurong dito. Tapos pag i-adjust mo siya ng haba, di gaganon mo lang siya. Tapos yung plate lang ang gaganon. So abangan po natin. Okay guys, ngayon na start natin yung ano, yung machine. Susubukan natin kung ano yung efficient ng ano, ng hydraulic pneumatic clamp. At itong stopper na ginawa natin, bali ganito lang siya. Ito po yung stopper. So,
susubukan natin ngayon. Okay, Chanel, start. Remove this, what this one for? Remove it, please. Ah, for the water, okay, okay. Remove it, please. Hi, Jerry. Okay, Chanel, start. Access. Bali mga guys, dati ang kinakat this one first, okay? Ang kinakat nila ay isang piraso lang. Ngayon, ginawa natin tatlo sa pamamagitan ng nilagyan natin ng ano, ng pneumatic lamp. Okay, start. Okay na. Yes, okay? Before you cut, try to remove the stopper, okay? Titingnan natin dito guys kung anong ginawa natin. Ayan mga guys, bali ganyan yung naging itsura ng clamp natin. Ito yung solenoid valve, ito yung coil, ito naman yung pneumatic cylinder, at ito yung fabricate natin na clamp. Ayan, so, sa loob po tatlo yung maiksi na yung isa. Ito naman po yung ginawa natin base. Chanel, a base, please, yes. Guys, it's not cutting before because it's off, but it's fit. Try to, after cut, try to get this one, ha? We will check the length, if the same or what. We will check the length, if it's the same. Kailangan po natin i-check yung haba ng ano, dulo-dulo, kasi baka yung stopper natin hindi naka-angle. So, kailangan natin malaman, kasi testing lang yan. Check the same. Okay, so ibig sabihin guys, success yung ano natin. Maganda yung pagkagawa ng stopper at success pa yung ano natin, yung pneumatic clamp natin. Okay guys, salamat at panoorin nyo po ulit ang mga susunod na gagawin natin. Salamat. Para po sa mga ano mahilig mag-upgrade ng mga machinery or technology, maaari po kayong mag-subscribe sa akin na YouTube channel. Maraming salamat po.